Ano ba yon mga bagay o sitwasyon sa ating buhay na alam natin na mangyayari subalit hindi natin alam kung kailan? At kahit hindi natin alam kung kailan ito magaganap, may mga paghahanda ba tayong ginagawa? Pakinggan natin ang ating Ebanghelyo sa unang linggo ng Adbyento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Maaari nating sabihin na hindi natin alam ang eksaktong oras, panahon o petsa ng muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit sa ating mga mananampalataya ay nakatitiyak tayo na siya'y muling magbabalik. Kaya't hindi natin maaaring sabihin na hindi natin alam. Kaya gaano ka ba kahanda sa kanyang muling pagbabalik? Kailan ka ba huling nagsimba, nanalangin, nagpatawad, nagmahal at nagkawang gawa? Marami ka bang pagkilos na maaaring gawin sa kasalukuyan subalit patuloy mong ipinagpapabukas? Ang Ebanghelyo natin ngayon ay isang paanyaya at pagpapaalala na huwag tayong makampante sa ating paglilingkod sa ating pamumuhay. Manatiling maging matalino at tapat na tagasunod ni Kristo. Ang ating buhay at paglilingkod sa ating pamilya, sa ating simbahan at sa ating kapwa ay kinakailangan na nakasentro lamang kay Kristo habang tayo'y naghihintay ng may pananabik sa kanyang muling pagdating. Panginoon, naway laging maging gising ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo kaming gawing instrumento upang maramdaman ng bawat taong aming nakakasalamuha ang iyong pagmamahal. Ikaw nawa ang laging maging sentro ng aming paglilingkod habang aming hinihintay ang iyong muling pagbabalik. Amen.